Hello, good morning. Welcome ulit dun sa mga tutorials na ginagawa natin. May kling video lang. I'm gonna show you na ito yung why although hindi nyo kailangan ilagay sa direct sunlight yung seedlings nyo, hindi naman pwedeng sa totally madilim. Kasi tingnan nyo yung nangyari dun sa mga seedlings ko. Ayan, yung ugat nila exposed na sa labas. Ayan. Kasi po, yung mga halaman, sumusunod sila sa ilaw. Meron po sila, meron pong tinatawag na yung phototropism. Yun yung nag-guide sa kanila kung paano lumaki. Ayan. Ang nangyari po dito. Sinabi ko, 'di ba, yung kahapon, nung last na may video ako, sabi ko, hindi kailangan ng hindi kapag seedlings pa lang, hindi naman nila kailangan ng malakas na sunlight. 'Di ba? Pero hindi naman pwedeng totally devoid of ilaw. Yung nangyari kasi sa akin, kasi naiwan ko to doon sa tent. It so happens na madilim doon. Ito yung nangyari. Yan, nalilito sila. Kapag walang light to guide them, kung paano tumubo. Kasi yun yung ibig sabihin ng phototropism eh. Kung paano sineshape ng ilaw yung pagtubo ng halaman. So, anong nangyari? Yung tapos ayan. Masyado madilim yung grow light. Yung grow tent. Oh, so, anong nangyari? Nalito sila. Hindi na alam which way to go. Ayan. Kaya exposed yung mga roots nila. Ganyan. So, hindi naman to okay lang naman to. They will recover. Pero, mas okay kung hindi nangyari ito. Kasi sa halip na maganda yung tubo nila, ngayon magkakabuhol-buhol pa sila. So, remember, kapag nag-sow kayo ng seedlings, for the first few days, okay lang na walang ilaw. Actually, para hindi na kayo mahirapan, ilagay nyo lang sa bright but indirect sunlight. Yan, para merong ilaw, tapos mag-guide yung pagtubo ng mga seedlings. Para hindi sila magkakaganito na nalito sila, hindi nila alam kung saan papatubuin yung roots. Ayan, so... Ayan, nagsisimula ng... Ito po yung mga... Itong mga pairs ng dahon na to. Ayan. Ayan, yan yung cotyle doon. Hindi pa po yan yung first true leaf. Kaya ang layo po ng itsura doon sa first true leaf. Ayan. Ayan. So, ayan. Kung nakikita nyo po, yung mga roots, ayan, exposed siya. Kasi nandun sila tumubo sa madilim. So, remember, kapag po nag... ulitin ko lang. Pag nagsosow ng seeds, ilagay nyo lang po sa bright... but indirect sunlight o kaya kahit ilaw lang, kahit light room, light lang sa room. Tapos eventually kapag malaki-laki na ito, inilagay ko lang dito sa lilim. Tapos gradual lang po yung pag-introduce sa kanya sa sunlight. So siguro once after 1 or 2 days na nandito sila sa light level na to, make sure lang na aabangan niyo rin kasi ako aalisin ko rin tumamaya dito kasi matatamaan to ng direct sunlight. So dun sa malilim or ang isa pang pwede niyo gawin. Pwede nyo takpan ng papel para ma-filter yung light. So, kumbawa, kung tinatamaan nga ng direct sunlight yung tub ninyo, wala kayong lugar na makuha na meron siyang konting shade, pwede nyo siyang takluban ng dyaryo or kahit anong papel para ma-filter lang yung light. Wag pong opaque na plastic. Wag po yung materials na makakatakulob dito, makakapagkulob. Ito na suggest ko po yung papel kasi porous po yun. Although if you filter niya yung light, pinapasingaw niya yung moisture or yung hangin. Hindi makukulob kasi pag nakulob po ito, tataas yung moisture dito sa loob, mas madaling tatamaan ng mga fungal or bacterial infection yung mga seedlings. So, kung tatakluban niyo po to filter the sunlight, mga porous material po gaya ng papel o kaya tela. Huwag po yung mga non-porous material gaya ng plastic. Kasi kahit po, halimbawa, baka po may maisipan na halimbawa yung pong translucent pero yung colored na plastic kasi tatakip po dito. Makukulob po siya. So, huwag po yung plastic. Maganda po yung papel, tissue. Yun yung kung i-filter nyo yung light. So, that's one of the ways para ma-reduce po yun. Yung sunlight. So, yun lang naman ngayon. Wala naman po kayo mga i-discuss. So, ayan. I hope you find this useful. Thank you for watching po. Have a good day.